Mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kamanggagawa, mga pastors, missionaries, mga si-leaders, at lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Nais kong batiin kayong lahat, yung nanood sa ating live streaming sa oras nito, kayo pong lahat na nasa tahanan, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga opisina, o saan man kayong dako sa mga oras nito, at saan mang lugar at saan bansa man kayo, isang magpagpalang gabi sa bansa na gabi at araw sa mga bansa na araw. So ngayong gabi ay under our cutting edge leadership. So mayroon tayong isa sa pinaka-importanting topic din ngayon. So dahil ang iniisip ko na mula doon sa ating topic na urgency of soul winning, this is the next topic, the importance of consolidation. So as we proceed, let us open our Bible in the book of John chapter 21 verse 15 to 17. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of Jonah, do you love me more than this?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." He said to him a second time, "Simon, son of Jonah, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of Jonah, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "You love me," and he said to him, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." So this is our text about the importance of consolidation. Now, what is the word consolidation? Consolidation is an attention given to a new convert or a new believer until the character of Christ missing in him or here. Or consolidation is helping new believers to become matured Christian or helping them in the process of starting up a new life class, and also the process of school of leader. So ang ibig sabihin ng consolidation ay pag-aalaga, pag-aaruga, pagtulong sa mga bagong Kristiyano or tatawag natin na baby Kristiyano. So ang isang bagong Kristiyano ay hindi po nalayo sa isang bagong sanggol na kakapanganak pa lang mula sa tiyanang nanay. Do you think ang isang sanggol na kakalabas ng sa tiyanang nanay, mabuhay kaya siya kung walang nag-aaruga at walang nag-aalaga sa kanya? Ang masilan na panahon ng pag-aalaga ng anak ay mula sa pagluwal hanggang sa pag-edad ng 5 to 6 years old, hanggang hindi siya nag-aaral sa preschool. Or kahit sa preschool na siya, kailangan pa rin siyang alagaan hanggang at the age of 10 or more than up. But the serious year na kailangan alagaan ng isang bata ay mula talaga nung pagluwal. Kaya hindi po mabubuhay ang isang bata o isang sanggol na pagluwal ng ina ay pabayaan na niya at sabihin niya, "Anak, tapos lang aking trabaho. 9 months kitang pinaraki sa tiyan. Nahirapan ako sa pagbubunti sa iyo. Nandiyan na. Nakahanda na ang gatas, biberon. At magtimpla ka na lang at kumain or uminom." Hindi po mangyari yon, mga kapatid. Kailangan po, kahit may gatas, may biberon, may tubig na init, kailangan po, there must be someone or somebody who would take care of him or her as a young child na kailangan niya ng aruga at kalinga na magpapakain or magbabantay sa kanya.
So walang pagkakaiba ang pag-aalaga ng bagong Kristiyano na kakatanggap pa lang sa Panginoon. Kaka-born again pa lang. Na kaya ngayong gabi gusto kong maunawaan sa bawat pastor, bawat missionaries, bawat G12 leader, network leader, C-leaders, at of course sa bawat believer, kasi tayong lahat ay involved sa mission ng Panginoon, na dapat nating maintindihan, dapat aware tayo na kung ang isang bata hindi nga nabubuhay hanggat may isang nanay na nag-alaga at nag-aruga sa kanya, ganon din kaseryoso, ka-critical condition ang isang bagong mananampalataya, ang isang bagong Kristiyano na kakatanggap pa lang sa Panginoon. Kaya very crucial ang buhay ng isang bagong Kristiyano. Kaya kung ang ginagawa natin ay mag-i-invite lang, pagkatapos pabayaan natin siya at hindi natin siya kinakausap, hindi natin siya ino-orient kung ano ang dapat niya gagawin, siguradong sigurado ko na ang Kristiyanong iyan ay babalik lang sa dating buhay. Sigurado ko na ang Kristiyanong iyan mamatay lang ang kanyang spiritual life. Bakit? Kabubun agin pa lang eh. Katanggap pa lang sa Panginoon pero wala nang nag-aruga, wala nang nag-alaga, walang nag-guide, walang nagtuturo, walang tumutulong sa kanya para alagaan at lumago ang kanyang spiritual life. So bilang isang leader, mag-isip ka ngayong gabi kapatid. Kaya ito ay isang hamon sa ating lahat, mga pastors, missionaries, mga network leaders, G12 leaders, mga C leaders. Kaya hindi natin naramdaman ang paglago. Hindi natin naramdaman ang pagdami ng ating mga cell members, ng ating mga network leaders, ng ating G12 members, ng ating mga iglesia, ng ating mga mission at outreach because hindi tayo aware na napakaseryoso pala na problema at napaka-critical condition pala ang isang bagong manampalataya na in-invite mo lang, pinapasamba mo lang, pinasama mo lang sa cell, pero wala kang intention na alagaan at bantayan siya hanggang ma-form ang kanyang karakter katulad sa isang mature Christian. Kaya hindi lalago ang ating ministeryo because most of us hindi aware. Ang karamihang ginagawa natin ay just invite, share the link, mention their name, and inspired. So, tama naman ang ating ginagawa, nag-i-inspire, nag-share ka ng link, nagkukunik ka sa kanya, nagla-like, nag-share, nag-encourage, but that is not enough. Hindi pwede na ang bata ay ano lang, pakainin mo lang, pero hindi mo siya liliguin o liliguan. Hindi pwedeng padidihin mo lang, pero hindi mo siya pinalitan ng damit. A lot of things to be done in a young child when if you want that child to become matured and to become health, remain healthy. So that is also sa ating mga Kristiyano, sa ating mga ini-invite, sa ating mga kinukonek ng mga tao. Kasi nga, wala pa silang alam. Wala pa silang kamumuang what is Christianity, what is discipleship, how to grow, how to pray, how to become mature. Pero ang ginawa natin bilang isang leader, hindi talaga natin ginagawa. Siguro nga din, hindi tayo aware. Kaya umaasa tayo, we just assume na, uy, may dumating. Uy, may umating sa cell. Uy, may nagsimba. Uy, tandaan mo, kung hanggang doon ka lang, napasamba mo lang yan, pero hindi na babalik. Napatay mo lang sa cell yan, pero hindi yan maritain as member ng cell. Bakit? Kulang sa aruga. Kulang sa pag-alaga. Isang maliit na party lang ang ginawa mo, yung pag-invite. Pero madali mag-invite kasi madali lang invite ang pag-i-invite eh. Pero yung retention, yung pag-consolidate kasi nga para kang babysitter, no? Ang consolidator para kang babysitter, para kang caregiver, no? Pag sa bata babysitter ka, pag sa matanda caregiver. Yung matandang ano na, ulila na. Ulila yung parang ulyani na. So, ikaw na magligo, ikaw magsubo, ikaw magpalit ng damit sa kanya kasi matanda na. Ang tawag yan, caregiver. So, tayo, ganun talaga ating papel. Mga caregiver tayo, mga babysitter tayo, mga ano tayo, mga nurse, no? Mga nagbibigay tayo ng serbisyo sa mga kaluluwang ito.
Kasi napaka-importante, napakahalaga sa kanila na mayroong someone na nakakunik, na nag-alaga sa kanila, nagparamdam sa kanila. Ang isang bata, pag naramdaman niya na malayo ang magulang niya at parang naramdaman niya na parang nag-iisa siya, hindi niya naramdaman, hindi niya naamoy, hindi naramdaman yung init ng isang nanay, iiyak yon. Ganyan din ang kalagayan ng isang Kristiyano. Na bago-bago lang siya, napasamba, na-encourage, pero hindi niya naramdaman yung init, yung passion ng isang nanay, kung sa physical, kung sa spiritual, sabi nga natin, ang tawag natin, tayong mga leaders, tayo ang ati at kuya nila. Tayo ang kuya na nakakatanda at ati na nakakatanda. Because they are your brother and sister in the Lord. Kasi ang ating pastor, ang man of God, sila yung ating spiritual parent. Kaya, gaano karami mga kuya at ate na pabaya sa kanilang tungkulin. Kaya ngayong gabi, sinadya ko po na itapit po ito sa ating lahat. Regardless of our affiliation, our denomination, our churches, I believe this topic is very appropriate sa ating lahat. Hindi malaga ang pangalan. Pag i-apply lang po natin ito, i-apply lang po natin ang the importance of consolidation. Kasi ang tawag sa iyo ay consolidator, no? Ikaw yung nagbibigay ng pag-alaga, nagbabantay, nagpakain sa kanya para sa kanyang spiritual life. So, applicable ito sa ating mga iglesia, sa ating ministry. Kung gusto natin na mayroong mangyari sa ating cell, siguro ikaw, nagwa-wonder ka na, bakit ang tagal ng aking cell group? 7 pa rin kami, 4 pa rin kami. Bakit ang hirap-hirap dumarami? Bakit yung aking network, ang tao ko'y 12 lang, 10 lang, ilang tao na? 10 pa rin. Kung minsan nga, nabawasan pa, yun ang malungkot. Hindi na nga dumami, nabawasan pa. Because you are not aware and you don't know what is the importance or how important consolidation for your new babies, new believer Christian. Ang pag-alaga sa isang bagong Kristiyano magsimula nung pagtanggap niya sa Panginoon hanggang makapasok siya sa school leader. Diyan masisilan talaga yan. Mula sa pagtanggap ng tao sa Panginoon hanggang dadaan, hanggang aabot siya doon sa school of leader sa ating process. Diba? Mula sa pagtanggap, meron tayong starting up a new life. Then meron tayong life class. And then after the life class, pupunta tayo doon sa school of leader. So, yung area na yun, yung time na yan, napaka-serious yan, napaka-critical yun. Pag yan ay nasa school of leader na, medyo gagandaan na yung ano mo. Kasi yung bata, pag ang edad niya ay mga 7, to 10, 12, ay ano yan eh, medyo konting-konting tingin-tingin na lang. Hindi na katulad nung talagang 1 month, 2 months, 1 year na, grabe. Wala kang tulog. Oh, wala kang tulog kasi in time iiyak. Doon nagdudumi, so hugasan mo, liguan mo, lahat. Kaya ang isang nanay na bumayan. So, we have to take sacrifice talaga. Now, gusto kong maintindihan natin kasi gusto ni Lord na mag-grow tayo. Ayaw ni Lord na tayo manatiling ganun lang na maintenance ministry. Wag kang magpaplano na maintenance cell group member lang, maintenance network, maintenance church. It is not the will of God na tayo ay magmi-maintain lang ng membro. Di bala sana minintain mo 2,000, 1,000. So minimaintain mo pa ang members sa church mo, eh, kikinsi lang, babayinti lang. Tapos wala kang plano kung ano gagawin sa paglago. Di ba? Walang atmosphere of church group. Kasi nga, karamihan sa mga simbahan, wala itong area nito. Meron silang invitation, may evangelism sila, may preaching, may teaching, pero wala silang consolidation. Now, lahat ng bata na walang nag-alaga, patay. E sino bang batang na nabuhay na kaluwa lang na, tapos dinalagaan, tapos binalikan niya after 5 years? Wala. Patay yun. After 3 days, 2 days lang, patay na. Pag pinabayaan ng nanay talaga. Ganon. Kaya ang ating pag-alaga, within 12 hours to 48 or 72 hours ang ating time ng pag-alaga sa mga tao. Kaya kailangan iti-text, kailangan i-chat, kailangan puntahan kung kailangan. So, bakit natin kailangan? So, number one, point one, why we need to consolidate new people or new convert or new believer? Reason number one,
Because it is a command of God. Diba? Ano sabi sa verse 15? Sa binasa natin. Sabi dito, when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lamb. So feed my lamb, it means consolidation. Pagpakain eh, pag-aruga. Diba? So, consolidation is not an option. Consolidation is not a command of a pastor or a command of any believer. But consolidation to a new believer is a command of Christ. And we should obey the command of Christ. Because in Matthew chapter 28, verse 19, it is also there that make them my disciples. So, to make disciple, it means you need hard work, you need much time and effort to really consolidate and help your new convert believer, new born-again Christian. Okay, now the second one is because it is necessary for a new BD. It is unnecessary for a new baby Christian to live for. Verse 16. Then Jesus said, he said to him again, second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. Nung una, feed my sheep. Ngayon, tend my sheep. The word tend means bantayan mo. Arugain mo, ingatan mo yan. Ingatan mo yun, yung kaluluwa na yan. Diba? Ang pag-alaga ng isang sagol, napakamsilan talaga. Hindi pwedeng may lamok, hindi pwedeng may langgam. Sa higaan, hindi pwede na mga biberon ay hindi sterilized. Hindi pinakol ng tubig. Lahat ng tubig ay sterilized. Kasi masilan siya. Ganon din ang bagong Kristiyano, masilan. Kaya ingatan natin na hindi di tayo mapulaan sa kanya. Kaya magiging mabait tayong leader, mabait tayong leader. Dapat magpakaibay tayo. Makikita nila na passionate tayo, concern tayo. Mayroon tayong concern sa kanila. Hindi lang yung tayo mag-invite pero pagdating wala na. So, tuloy-tuloy yan. So, necessary ito. Ang consolidation ay napakahalaga sa mga baby Christian, yung mga bagong Kristiyano sa buhay nila kasi hindi nga sila lalago at hindi sila mabuhay kung wala yung consolidator. At tayong lahat, regardless of our position, pastor man tayo, missionary man, church leader man, workers, C-leader, G2 leader, we are all consolidator. Iba-ibang level lang ang ating mga pag-consolidate. But we are all consolidator. Ang tawag nito, kung sa witness program ng gobyerno, kapag ang isang tao may kaso, tapos nakasuhan siya, babantayan siya ng pulis dahil mapanganib ang kanyang buhay, dahil may magtatangka sa kanyang buhay kasi siya yung witness eh. Pag ikaw yung witness sa kaso, babantayan ka kasi pwede kang patayin noong nagbibintang sa'yo. Kaya mayroong tatawag na witness protection program ang gobyerno sa mga yung main witness para hindi sila mamatay. Kasi pag namatay sila, siyempre sino pang sasaksi? Hindi natalo yung kaso nila. The same thing yan sa ating pong pag-alaga ng mga Kristiyano. So ang consolidator, parang lumalabas yan, ikaw yung witness protection program. Meron kang witness protection program na babantayan mo yung mga tao na bagong akay mo kay Lord para hindi madagit ng agila, ng mga leon, ng uso, ng mga maling aral, ng mga maling paniniwala. Okay? Kasi alam mo ba, yung tao na yan na tumatanggap sa Panginoon, ano yun eh? Masisila pa yan. Mamaya, pag-uwi yan, nakarinig ng negatibo. Sabihin ng kapitbahay, saan ka galing, Mari? Ay, nagsamba ako. Bakit may dalang Bible ka? So, kukutyain nila yon, uusigin nila yon, ay bago lang yon, di discourage. Diba? Ay, hindi niya naintindihan eh. Hindi mo siya nabigyan ng babala.
na huwag siyang makinig sa mga udyok ng demonyo na galing sa mga kapitbahay. So that is part of our consolidation. Binabantayan mo sila. Diba? Tapos nagkaroon ng problema. Tapos nung nagkaroon ng problema, hindi mo siya tinutulungan. Hindi mo siya binibisita. Hindi mo siya pinapalo-up. Kaya, pakiramdam niya, nag-isa siya. Ay di talaga mawala siya sa pananampalataya. Eh, pero kung naramdaman niya mainit ang kalinga ng magulang, ng ate at kuya, na doon ka, nagparamdam, nag-chat, nag-pray sa kanya, hindi siya bibitaw. Kahit anong pagsubok. Dahil nandiyan ka. Kasi ang mga bagong Kristiyano, ano yun? Suki yan ng mga ng demonyo. Ang mga taong bagong born again sa Panginoon, suki ng demonyo yun na dapat huwag nang tumuloy. Kasi mabawasan sila ng kampo ng kronis. Kaya the devil is working 24 hours to distract his or her faith if he is a new believers. I-distract talaga. Ay ikaw na nag-invite, ikaw na nag-alaga sa kanya, hindi ka matalino, hindi ka aware, hindi mo nabantayan na yung pala, inuusig pala, may sakit pala, may problema pala, and then you don't, kumusta, hindi mo lang siya, kumusta, o mamaya, meron tayong live streaming, meron tayong worship. So, nandoon yung pag-alaga mo talaga sa kanya kung gusto mo talagang maging kasyano siyang totoo. So, number three, because it is the way to retain them in their faith in the church. Okay, wala nang ibang way. Gusto mong ma-retain sila, madadagan yung network member mo? Gusto mong madagdagan yung cell member mo? Yun lang, ang gawin mo. Alagaan mo sila. Kalingain mo. Bantayan mo sa mga uso, sa mga liyo na nagngangalit at naghahanap ng masisila. Kasi sila ay paborito nga sila ng demonyo na palalamigin yung kanyang panampalataya at i-discourage. Diba? Okay. Now, tuloy po tayo. Ang tanong, how to consolidate our new convert? Okay. Kanina, pinaliwanag ko kung bakit mahalaga ang consolidation. Now, today, we will talk about the second major point is how to consolidate our new convert. Ang tanong, Bishop, naintindihan namin yung kahalagaan ng consolidation. Ngayon, ano ba ang aming gagawin? Paano ba kami magsimula? Saan kami magsimula? Kung gusto namin i-consolidate yung bagong akay, bagong convert, bagong tumanggap sa Panginoon. Okay, number one. Ang number one mong gagawin, isulat niyo po ito sa inyong outline notebook. Mahalaga po ito. I-review po niyo ito kapag kayo kaharap ng mga tao. Okay? Number one, we have intentional connection to them as a leader. Either ikaw yung leader inviter, intentionally, we need to connect to them. Connect. Di ba, nagsimula ka nang na-connect kasi nag-invite ka nga. But yung connection mo, mababaw pa. Kasi invite lang. Nag-invite ka lang. Pero kailangan lumalim yan. Kaya yung intentional, alam mo, yung salitang intentional, sinasadya ho. Hindi po yan by coincidence or by accident. Malinaw po. Consolidation, intentional connection, or intentional consolidation is not an option, but it is mandatory. It is compulsory that they will connect to you or you will connect to them. Of course, pag ang isang bata tatawid sa kalsada, sino masunod? Siya o ikaw? Ikaw. Hawakan mo ang kamay ng bata pag tumuwid kayo para sigurado siya. Dahil pag sabi mo lang sa kanya, sumabay ka lang sa akin, huwag kang bumitaw, huwag kang alis, nako, biglang bumitaw. Hindi nang bumitaw, nasa kasahan siya. Nasa kamay ng leader ang buhay ng bata. Nasa kamay ng nanay, ng ate at kuya, ang buhay ng bata. Ang bagong Kristiyano, nasa kamay mo, kapatid. Kaya kung di ka matalino, nako, binitawan mo. Alam mo namang 5 years old pa yan. Dapat ikaw hahawak. Kahit ano mangyari, hindi mo siya bibitawan. Kahit gusto siya magpabitaw. Kahit sabihin niya, alam na niya. So, yung connection mo sa kanya mahalaga. As inviter, as a leader, as a soul winner. Ano ang gagawin mo sa kanya? Initial consolidation. Ano ba yung initial consolidation?
kakausapin mo siya, pagtanggap niya sa simbahan, sa after ng altar call ng pastor, kausapin mo siya sa sulok ng 5 to 10 minutes. Kung tumanggap siya sa cell group, palawag mo sa kanya kung anong tinanggap niya, anong meron siya, at ano ang next step na gagawin niya. Ha? Turuan mo siya ng how to pray, how to read the Bible, at i-encourage mo siya, at sabihan mo siya na huwag siya makinig sa mga bulong ng kaaway, ng kadiliman, kasi siya'y bagong Kristiyano. So kasama yan sa initial consolidation, na kinukumusta mo siya kung anong naramdaman niya nung nagsimba siya, how about the missions, no? Bigyan mo siya ng information sa church. Ipakilala mo siya sa pastor, sa mga network leader, sa mga man and woman of God. Pakilala mo siya. I-orient mo siya sa mga program sa church, sa mga schedule ng gawain. Meron tayong, ngayon, tatlo na po ang ating simba. Inaos ko na po sa inyo. Ang ating simba po ngayon, to avoid the social or to abide the social distancing. Tatlo na pong simba natin ngayon. Simula sa Sunday, ang unang simba po natin, alas 8 po ng umaga. 8 a.m. exactly mag-start ang first service. Then the second service ay sa alas 10 ng umaga. At ang pangatlong service natin ay alas 2 ng hapon. So if you cannot come 8 a.m. in the morning, you can come the second service, 10 a.m. And then the third service is 2 p.m. So, tatlo ang ating simba para hindi po tayo magdami kasi limited ang ating maximum ay 45 to 50 ang seating yung seating capacity na 1.5 meters ang distansya. So we will observe the protocol of health, no? Health conscious po tayo because of the pandemic. So yan, kasama yan sa initial consolidation, i-inform mo siya, meron tayong panambahan ng gatong oras. Meron tayong mentoring ng Tuesday night at Friday night, 7 a.m. At itong mga ito ay mga cutting edge leadership mentoring. Pag gusto mong matin, okay lang. Pag hindi naman, doon sa Sunday. Kasi pang general yun. So lahat ng dapat niyang malaman, ituturo mo dandan sa kanya. Yun po ang trabaho ng initial consolidation. Intentional connection. Kaya nga, intentional na magkukunik ka sa kanya. Never, never allow that you cannot connect to them. By physical or by virtual, gamitin mo ang lahat ng social media, kapatid. Ang daming social media platform na pwede mo magamit. Facebook, Messenger, Viber, Skype, Zoom, video call, no? Instagram, Twitter, ang daming mga platform na pwede mong gamitin para makunik ka sa kanya. So, kaya nga, sinabi natin, if there is a will, there is a way. If there is no will, there is no way. Diba? Pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, walang dahilan. So, malinaw po ba, mga kapatid? Amen po ba? Kayo na sa mga tahanan, amen po ba? Isang amen po ba? Okay? So, pangalawa, intentional connection to Christ as Lord and Savior. So, intentional again. Intentional connection to Christ. So again, intentional connection to Christ is not by coincidence, is not by accident. It is intentional. Ibig sabihin, sinasadya mo talaga, kapatid, na ikukunik mo siya kay Kristo. Diba? Una, nakukunik sa iyo. Pangalawa, ikukunik mo kay Christ. Kasi si Christ yung Lord and Savior ng buhay niya. Kaya pag nakukunik mo siya kay Christ, turuan mo siya paano i-develop ang kanyang faith sa Panginoon, ang kanyang trust, ang kanyang prayer life, ang kanyang worship life, ang kanyang personal devotion life. Tuturuan mo siya how to make devotion. So, bahagi yan ng intentional connection to Christ. So, nasulat mo na ba yan? Develop his faith, her faith, trust, prayer, worship, personal devotion. So, intentional again. Kailangan sasadyain mo. Kahit sabi mo, ay busy ako. Kahit busy ka, huwag kang magsasabing busy ka. Kasi priority ang para kay Lord. Malinaw yung sinabi niya sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Okay? So malinaw po. Intentional connection to Christ. Turuan mo siya. Ano ang prayer? Paano mo sa ng Bible? Diba? Turuan mo siya. Then pangatlo, intentional connection to self. Intentional connection.
gaano karaming mga leaders na in-invite lang pero walang balak i-connect sa cell or walang balak mag-cell group. Ako, yun ang sinasabi ko eh. Para kang nanay na nanganak lang tapos pag anak, sabi, anak, bahala ka na. Tapos na ako. Bahala ka na. May gatas, may biberon dyan. May nito, magtimpla ka na para mabuhay ka. Hindi pwede. Pag yan ang sabihin mo sa bagong Kristiyano, iwanan ka niya. They will be easily malayo sila sa iyo. Lalayo sila. Kaya nga, ang cell group, ikukunik mo sa cell, kasi po, doon sa cell, that is your small family. Kaya kailangan, pag meron kang naakay, meron kang na-invite, kung wala kang cell group, mag-start ka ng cell group. Kahit mag-isa lang siya. Online. Kaya sabi ko sa inyo, last Friday yata, na ang cell group, hindi kailangan marami. Kahit isa, pagtsagaan mo, iwan-unwan mo, through Zoom or video call. Kung dalawa, tatlo, isail mo sila. Virtual. Kung hindi pwedeng face-to-face. Diba? Kailangan mo tong sadyain na atin mo sa cell. So, anong purpose ng cell group? Diba? Evangelism. Ang purpose ng ng cell group is may evangelism, mayroong personal development, kaya i-develop yung kanyang leadership skill. And then, mayroong multiplying cell. Because when you conduct your cell intention is to multiply. Dapat yung cell mo, hindi yung manatili ng isang silang sa isang taon, tapos ng December, isang cell pa rin. Naku, napakahina natin kung yan ating ginagawa. You know? Naturuan na tayo ng tama sa Panginoon. Nag-process na tayo ng mahaba-haba. Alam natin ang gagawin. Pero ang problema, hindi natin ginawa. Kaya nga, hindi nag-grow ang ating network. Kaya mga leaders, mga primary 12, ng ating mga MOF local churches, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa ibang bansa, kailangan gagawin natin ang intentional connection to cell. I-coconnect natin sila sa cell group. Intentional natin silang i-connect sa cell para ma-develop sila at mag-multiply yung cell group. Pang-apat, intentional connection to church. So, naka-attend na sa cell. Diba? Ang cell ay small unit of the church. Pero hindi yan part, ang cell is part ng church. The next intention is intentional connection to church. To our church. To your church. Hindi pwedeng umatin lang sa cell pero hindi mo inibita sa church. There must be intentional connection to church. Ibig sabihin, magsasamba sila. You will motivate them to attend the church. Aatin sila ng mentoring. Aatin sila ng coaching, ng leader. At sila rin ay tuturuan ng paghahandog sa Panginoon because that is the secret of prosperity. Giving to the Lord is the key to become wealthy and to become prosperous according to Proverbs 11:24-25. So, kailangan hindi mo siya ibabad sa cell. I mean, hindi lang sa cell doon. Hindi lang hanggang cell group. Dapat madala mo sa church. Mapasamba mo siya. Siyempre, umpisa, hindi pa. Pero later on, after 2 months, 3 months, banda mo siyang na-motivate na mahalaga ang isang spiritual big family. Ang local church ay isang spiritual big family kung saan nagsama-sama ang isang malaking pamilya. Ang cell group ay isang maliit na pamilya. Pero ang church ay isang malaking pamilya. Kaya hindi mo lang siya i-connect sa maliit na pamilya, i-connect mo doon sa church. Kasi ang cell group, ang leader doon ay ikaw bilang cell group leader. Ikaw yung ate at kuya sa kanya sa cell group. Pero sa church, nandoon na si tate at si nanay at yung ibang ate at kuya mo. Magkikita-kita kayo. That's why we need to attend the church worship because so that you can see our spiritual parent. Kaya pagdating sa church, ipakilala mo sa pastor. Huwag mong pabayaan na hindi makilala. Ipakilala mo siya. Para ma-impress siya at masayaan siya. Pakilala mo sa ibang mga leader. Okay, the last one is that intentional connection to process. Intentional connection to the process or training. Ano yung mga training atinan niya? So, umatin sa cell. Umatin sa church. Dadali mo sa process by little by little.
Magsimula sa starting up a new life in Jesus. Okay? That is the first level na daanan niya. I-guide mo siya. Turuan mo siya. Mag-Bible study ka. Mag-send ko sa kanya. And ituro mo yung manual starting up a new life. Then pangalawa, life class. After the starting up a new life, simulan mo siyang life class. And then may encounter party. So, then after the life class encounter party, dalhin mo siya sa school of leader 1, 2, 3. So, hanggang doon yung process. Ang pinakamasilan, yung po yung sa panahon ng starting up a new life, doon sa consolidation, hanggang sa winning consolidation. But after consolidation, medyo lumuluwag ng konti hanggang sa discipleship making. So, nakita mo, kapatid, nakita natin mga pastor kung gaano ka ganda po talaga yung the importance of consolidation. Napaka-simple po yung ating tuturo ngayong gabi kung ito'y practicein mo lang po talaga. Sa inyong church, sa inyong cell, your church, your mission outreach will never be the same again. Hindi ganun pa rin. Lalago yan talaga. Kasi nga, ang linaw ng step by step how to bring these people to become maturity and how to become a real disciple of Jesus Christ. Now, siguro, dito ako magtapos po sa gabing ito. At iiwan ko po sa inyo na basahin nyo uli, i-review po ninyo, and huwag kayong mahiya magtanong sa akin kung kailangan nyo magtanong. Magtanong sa mga network leader, sa mga C-leader, kung kailangan nyo ng tanong, just feel free to ask a question, even sa ating mga webpage, sa ating IMUF. Kung gusto nyo magtanong, just feel free to ask question, or may mga contact number dyan, siguro may mga link dyan, just ask chat or ask a question if you want more information about this topic. Okay, so sa gabing ito, tayo po'y manalangin. Ako po'y manalangin sa ating lahat ngayong gabi na tayong mga pastors, missionaries, network leader, G12 leader, C-leader, ay magkaroon tayo ng passionate heart na talagang gagawin po natin hindi dahil sinabi ng tao o dahil gusto lang natin. Whether we like it or not, we need to do it. We need to do it intentionally, not for the sake of anybody else, but for the sake of the Lord. Because we are accountable to the Lord. When Jesus comes, hahanapan tayo ng bunga. So, do not allow yourself to be unfruitful. I believe this is the way how we can be fruitful right now. So let us pray. Father God, Panginoon, sa gabing ito, ang mensaheng ito, Panginoon, para sa mga kamanggagawa ko, Panginoon, mga missionaries, mga church workers, church leaders, mga cell leaders, mga ghetto leaders, mga believers na mayroong heart na magpagamit sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin ko na ang simpleng turo na ito, paano namin ma-retain at maalaga na ang mga tao na bagong naakay, na hindi sila mawala, hindi sila bumalik sa dating buhay, hindi sila mabakslide, sa halip ma-retain sila, magpapatuloy sila sa paglagong spiritual, Panginoon, through the help of the consolidator, of the leaders, or tawag namin mga kuya at ate sa spiritual, Panginoon. Kung gagampanan lang po namin ang aming tungkulin bilang isang leader, isang small leader, sa isang cell group, sa isang network, Panginoon, wala pong mamatay na kaluluwa. Sa halip, mabuhay lahat, lumalago lahat, at walang simbahang manatiling maliit dahil araw-araw nagdadagdag ka ng kaluluwa. Kaya po salamat, Panginoon, sa gabing ito. Nang minsan ito, Panginoon, tumitino sa aming mga puso. At magkaroon kami ng desire na i-apply namin sa aming mga simbahan, sa aming mga cell, sa aming mga network. Gagawin po namin, Lord, ang lahat ng ito para po sa kapakanan ng inyong gawain. Dahil nais mo na kami po mag-produce ng bunga. Salamat po, Ama. Pinapanalangin ko po sa gabing ito kung mayroong mga leaders, mga missionary, pastors, mga believers na may mga sakit, Lord, continue ko pong pinapanalangin po. Sila, Ama, pagalingin po ang mga may sakit mula ulo ng talampakan. Touch them, Lord, and release your power of healing in the name of Jesus Christ. Kung may mga problema, natatakot po sila sa COVID-19, sa virus, Lord, anxiety, worriness, Lord, loneliness, depression, emotional wounds, Panginoon,
mental depression, Lord. Lord, lahat ng ito, Panginoon, even financial needs, Lord, material needs, Lord, ay yung kanilang mga pangailangan araw-araw, Lord, Panginoon, I just pray, Father God, because you are the source of everything. Hindi kami naubusan, Ama. Sa lahat, hindi ka naubusan, Panginoon, sa lahat naming pangailangan. Kaya nagtitiwala kami sa inyo, Panginoon, na dahil sa habag mo, Panginoon, kami po ay patuloy mong pinagpapala. Salamat po, Lord. We give you praise. We give you worship and thanksgiving. In Jesus' mighty name. Amen. So ngayong gabi, huwag kalimutan kung tayo nabibless sa mensahe ng Panginoon. Huwag mong kalimutan, kapatid, na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang bell button upang every now and then manotify po tayo sa mga latest videos po natin. Araw-araw po, may mga videos tayo. Alam mo, sa isang linggo, hindi bababa sa 6 ang ating mga videos po na nakada-upload sa ating pong YouTube channel. Kaya, i-share mo, i-like, at of course, mag-subscribe po kayo para po kayo ay ma-update po sa ating mga latest video. Thank you and God bless your family. Good day, fellow Mercurians. Let us grow deeper and wider from the Lord by continuously joining these great opportunities. Our Sunday online worship service at 10 a.m. Sunday Tagalog service at 2 p.m. Tuesday and Friday Cutting Edge Leadership Training at 7 p.m. via Facebook live stream. Also, do not forget to like, share, follow, and subscribe to all our social media accounts. Let us always expect something new from Him every time we hear and listen His words through our Bishop William C. August. Keep in touch and may God bless you. We'll be right back.